na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. A few moments later, ang simbang Roman Katoliko ay tinatag lamang sa pamamagitan ni Gregory the First. 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 Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tatalakayin natin ang nagkontrahan at pabago-bagong aral nitong Baptist Evangelist kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ayon sa kaniya, ang nagtatag daw sa simbahang Katoliko ay si Constantino, ngunit biglang kumambyo si Gregory the First na naman umano. Ano nga ba talaga, kuya? Samahan ninyo ako. I'll never tell you, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'll never tell you, you can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Ito ang Fatbusters! Yeah, yeah, yeah. I got you. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Napansin niyo ba, mga kapatid, na itong iba't ibang mga nagsusulpotang sikta sa ating panahon para lang pasinungalingan itong kasaysayan kung sino talaga ang nagtatag ng simbahang Katoliko, meron silang sariling hindi history, kundi his story. At hindi lang yan, ang history na yan na ginawang his story ay nagiging chismis pa ang resulta. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. A few moments later, ang simbang Roman Katoliko ay tinatag lamang sa pamamagitan ni Gregory the First. 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 Okay, ito ang ating tatalakayin kasama ang Fuckbusters PH. Bago tayo papasok sa punto por punto, inanyayahan namin kayo na mag-subscribe din sa channel ng Fuckbusters PH, mga kapatid ni Kaburnok. Buksan muna natin ito sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome sa lahat mga kapatid, at karamihan sa ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya ay gumawa ng sariling version nila, pero hindi sa history kundi sa chismis. Yun umanong si Constantino na converted sa simbahang Katoliko ay ginawang tagapagtatag, ngunit nagbago ang kaniyang aral, ang nagtatag na naman si Pope Gregory the First. Ibig sabihin, Gregory the Great. Okay, sige. Tatalakayin natin ito, mga kapatid. Yung Factbusters PH na unang may tinalakay tungkol dito, at pakinggan natin si Ka Burnok. Gandang araw mga kapatid, and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia, Kawikaan 12:22. Ganito po ang ating mababasa. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Napakaklaro po ng ating nabasa, mga kababayan. Ayaw po ng Diyos, siya po ay nasusuklam sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. Sa ating episode ngayon, mga kababayan, ay babalikan muna natin yung mga naging episode natin noon, ano? Yung episode 123 at episode 124, tinalakay po natin ang isang video mula po sa Rated K ni Miss Corina Sanchez. Yung unang episode na ating pinalabas tungkol dito ay may pamagat na Rated Kalokohan Part 1. Ito po ay meron ng 323 likes as of recording, 2,400 views, at ini-upload noong June 22, 2021. Samantala, yung Part 2 naman ay merong 255 likes as of recording at 2,100 plus views. At ini-upload po natin yan noong June 23, 2021, mga kapatid. At nagkaroon nga tayo ng flashback episode sa nasabing pagbubunyag tungkol po sa documentary na ito ng Rated K. Ito pong flashback episode, tatalakayin natin ang naging dokumentaryo ng Rated K na paninira sa Iglesia Katolika, na as of recording ay may 774 likes, 12,000 views, at ini-upload natin noong May 24, 2022, mga kapatid. Ito pong isang Facebook page na Original Baptist Faith Defenders, na sa kasalukuyan ay may mahigit 2,300 likes at 2,900 followers, ay nag-comment po tungkol dito. At ito po yung post nila noong January 9, 2023. Ganito yung kanilang sinasabi, ano? Kailangan pa ba dapat tutulan ng Roman Catholic Church na si Emperor Constantine the Great nga noong 300 AD ang nagpaumpisa at nagbuo ng Catholic o Universal Church sa Roma, na ayon sa Catechism of the Roman Catholic Church ay only foundation. At itong po... Yan naman ang mga kapatid, si Constantino ang nagbuo 300. Kailan po ba si Constantino nagdeklara ng Edict of Milan 312?
He stopped the persecution of Christians and made the Catholic Church as the official state religion. At bago pa si Constantino, yung tinatawag na pre-Constantinian period. Ibig sabihin, di pa na-convert. Although, tandaan natin sa kasaysayan, mga kapatid, nang yumakap si Constantine sa simbahan, hindi pa siya nabinyagan. Bakit hindi siya agad nabinyagan? Dahil natili pa yung pinaniniwalaan ng pagan Rome noon na the emperor was God. Yun ang kanilang paniniwala. Kaya yun ang dahilan kung bakit inuusig ang simbahan noon. So, bago pa man ang panahon ni Emperador Constantino, nag-exist na ang Roman Catholic kung kasaysayan ang ating gamitin. New Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 164. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century AD. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. So, yun ang kasaysayan. Nag-exist na ang simbahan, kaya nga si Constantino, na-convert siya. Although, sa panahon before the conversion of Emperor Constantine, sa panahon ni Emperor Diocletian nga, yung ikasampung emperador, na natili pa na paganism was the official state religion ayon sa Collier's Encyclopedia Volume 5, page 26. Paganism was the official state religion. Christianity was suspect and Christians were subjected to persecutions. Tanong, kung ang simbahang Katoliko ay si Constantino ang nagtatag, ano po ba na Kristiyano yung inuosig at pinapatay sa mga paganong emperador noon? Balikan natin ang history. Itong history na Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So malinaw, bago pa man si Emperador Constantino yumakap sa simbahang Katoliko, nag-exist na ang simbahang Katoliko, mga kapatid. At paki-research naman sa kasaysayan. Bakit? Tingnan nyo ang kasaysayan. Bago pa si Emperador Constantino, ha? Meron ng 26, bago pa siya ipinanganak, ha? Meron ng 26 na Santo Papa na namuno sa simbahang Katoliko bago pa ipinanganak si Emperor Constantino. Mula ni San Pedro sa taong 33 Anno Domini hanggang sa taong 67 Anno Domini. Bago pa panganak si Emperor Constantine, meron ng 26 na papa. At si St. Felix I sa taong 269-274 Anno Domini, mga kapatid. So, kung si Emperor Constantine ang nagtatag sa simbahang Katoliko, ano kaya ang pinamumunuan ng mga Santo Papang ito? Alang naman, Baptist. Diba? Okay, tuloy natin, mga kapatid, si Cabornok.
post na ito na may kakibat na video, as of recording ay may mahigit 36 reactions, 57 comments at 398 views, mga kapatid. At yung nasa video ay nagngangalang si James Mark Orenciada, isa pong Baptist apologist. Eh, tanong, ano ba ang mga pahayag ni James Mark Orenciada laban sa ating pag-expose sa rated K ni Corina Sanchez na ating ginawa? Ito, panoorin natin yung kanyang mga pahayag. Hindi tanggap ng mga Roman Catholic members na sabihing si Constantine the Great ng emperor ng Roma noong mga taong 380 ang nagtatag ng simbahang Roman Catholic. Ayan, so sa kanyang pahayag na ito, so umisa ng kanyang pahayag, ayon po sa kanya, hindi tanggap ng mga defensor katoliko na si Constantine ang nagtatag ng Roman Catholic Church, mga kapatid. Eh, totoo naman yun, ano? Hindi naman talaga natin tanggap ang sinasabi ng iba na si Constantine ang nagtatag ng Roman Catholic Church dahil ito po yung isang kasinungalingan. Eh, syempre, kung kasinungalingan, hindi po dapat tanggapin yun, ano? Eh, hindi naman kasi dapat tanggapin ang isang kasinungalingan. O, ulitin lang natin, ano? Baka hindi niya alam, sino ba ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Si Constantine ba yun? Eh, ayon nga sa payo ng Biblia, read the history books and see. Napakaklaro po ng ating nabasang ito sa Biblia. Eh kung susuriin mo yung mga aklat kasaysayan, ayan, nakikita nyo sa screen, hindi ko nababasahin yan. Eh klaro-klaro naman sa mga referensyang ito, kahit sa Google, na ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika at hinding-hinding-hindi si Constantine, kagaya ng kanyang sinasabi. Ito po ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ano yung katotohanan na hindi, hindi, hindi si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika. At yan dapat ang dapat nating tanggapin, mga kapatid. So ipagpapatuloy natin yung kanyang mga pahayag. Ito siya. Ito ay dahil nasabi sa isang programa ng Rated K sa pangunguna ni Corina Sanchez na ang simbahang Roman Catholic ay tanging itinatag ni Constantine na isang hindi ganap na Kristiyano at hindi ang Panginoong Hesukristo. Ang sikretong yaman. Okay, tingnan natin kung tanging itinatag ba ni Constantine. Ng simbahang Katoliko ay wala pa raw kung ikukumpara sa pinakamalaking lihim ng simbahang Katoliko. Ang tunay daw na pagkatao ni Hesukristo. Oh, dahil Muslim yung balik Islam, eh hindi naman yung tinatawag na balik Islam, mga kapatid, ay isang propaganda lang nila. Bakit tinawag na balik Islam? Dahil noon o mano ay Islam bago pa nakarating ang Kristyanismo. Mali. Oh. Although may mga Muslim nang nakaabot sa Holosolo, mga kapatid, pero hindi lahat Muslim na. Kaya yon ang ginagamit nila, balik Islam. So, ano daw? Ito. Daw si Kristo ay nagtayo at naging pundasyon ng simbahang Katoliko. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito, samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Hindi matanggap ng simbahang Roman Katoliko ang pahayag nito ng Rated K, kaya naman ito ay kanilang mahigpit na tinututulan. Ito ay isang video post na mula sa isang Roman Catholic YouTube channel ng Factbusters PH na may pamagat na flashback. Tatalakay natin ang naging dokumentaryo ng Rated K na paninira sa Iglesia Katolika. Basahin natin ang nilalaman sa kanilang sinasabi. Kung si Constantine ay ang nagdeklara ng Edict of Milan para maging malaya ng mga Kristiyano, ibig sabihin, hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristiyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Pansinin ninyo na sinabi nila na siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Sa makatuwid, kung ganun pala, tanggap ng simbahang Roman Catholic na tanging si Constantine lang ang nagpalaganap
na maging buo ang Kristyanismo sa Roma. Sa makatwid, kaya nagkaroon ng Catholic Church sa Roma ay dahil lang kay Constantine. Kaya sa conclusion, uuwi pa rin na siya ang nagbuo at nagpasimula ng Catholic Church sa buong Roma. Mali. Sa kasaysayan, kung tingnan nyo, hindi si Constantino ang nagpasimula sa Iglesia sa Roma dahil may Iglesia at ilan na mga Santo Papa na nagbuwis buhay sa pananampalatayang ito mula ni San Pedro. Kung pag-aralan natin ang kasaysayan. The Religions Book, page 334, the Roman Catholic Church is the original. The Roman Catholic Church is the original. The Roman Catholic Church is the original. Unsa to? The original. And still the largest Christian church. The New Book of Knowledge, volume 16, page 281. Roman Catholic Church, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago. Gloria Universal Encyclopedia, volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, Universal, General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. And endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Encyclopedia International, volume 15, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Young Student Learning Encyclopedia, page 2684. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There are no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. For those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Merriam-Webster Elementary Dictionary, copyright 1984, page 79. Roman Catholic Church, a member of the Christian Church, tracing its history back to the apostles. Tuloy natin si Kaburno. Hindi nga ang Panginoong Hesukristo. Ah, okay. Sige. Tignan natin at napansin ninyo ha. Siya po ay nag-critic kaagad doon sa ating naging video. Sinabi daw kasi sa Rated K na ang nagtatag ng Roman Catholic Church ay si Constantine. Ulitin nga natin yung video. Sige nga. Ito ay isang video post na mula sa isang Roman Catholic YouTube channel ng Factbusters PH na may pamagat na flashback. Tatalakay natin ang naging dokumentaryo ng Rated K na paninira sa Iglesia Katolika. Basahin natin ang nilalaman sa kanilang sinasabi. Kung si Constantine ay ang nagdeklara ng Edict of Milan para maging malaya ng mga Kristiyano, ibig sabihin, hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristiyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Pansinin ninyo na sinabi nila na siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Sa makatawid, kung doon pala, tanggap ng simbahang Roman Catholic na tanging si Constantine lang ang nagpalaganap na maging buo ang Kristiyanismo sa Roma. Sa makatawid, kaya nagkaroon ng Catholic Church sa Roma ay dahil lang kay Constantine. Kaya sa conclusion, uuwi pa rin na siya ang nagbuo at nagpasimula ng Catholic Church sa buong Roma. Hindi nga ang Panginoong Hesukristo. Oh, ayan. Eh sabi niya, sinabi daw sa Rated K na ang nagtatag ng Roman Catholic Church ay si Constantine. Eh, tandaan po natin, balikan nga natin yung video ng Rated K na kanyang ipinakita. Eh, pakibalik nga. Daw si Kristo ay nagtayo at naging pundasyon ng simbahang Katoliko.
Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito. Ayan, napakaliwanag po. Yung sinasabi, tanging si Constantine ang Romanong emperador na siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo. O, di ba? Di naman yung simbahang ito, yung kanyang ginawa, nilagyan ng parenthesis, Roman Catholic Church. Grabe naman ito, napaka-conclusive naman. Eh, di naman yan direct ang sinabi na si Constantine yung nagtatag ng Iglesia Katolika. Eh, ayon po sa kanya, inamin daw ni Cabornoc na si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika dahil siya ang naging susi ng paglaganap nito. Ayon sa kanya, yung kanyang pag-isip, yun kasi, no? Ayan, nakikita niyo sa screen, yung kanyang patunay, yung isang portion ng ating video, mga kapatid, doon sa flashback episode na ating ginawa, no? Eh sabi dito, kung si Constantine ay ang nagdeklara ng Edict of Milan para maging malaya ang mga Kristiyano, ibig sabihin, hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristyanismo sa buong Roman Empire. Eh, ang tanong, tama ba ang pagkakaunawa niya na inamin daw natin na si Emperor Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika mula sa ating naging pahayag na ito? Eh, ano ba yung pahayag kasi at paliwanag natin? Kaya ito yung ating sinabi. Panoorin nyo muna ulit, ano? Daw si Kristo ay nagtayo at naging pundasyon ng simbahang Katoliko. Pero sa kasaysayan ng mundo, tanging si Constantine, ang Romanong emperador, ang siyang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo ng simbahan nito. Samantalang ni hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Imagine a non-Christian defining faith of the Christian. Yun ang malaking hindi alam ng maraming Kristiyano. Dahil labing niyagan siya noong mamamatay na siya many years after. At di lang yan mga kapatid. Alam niyo ba sa kasaysayan, nabinyagan si Emperor Constantine, hindi Constantine, Emperor Constantine, nabinyagan siya, ang nagbinyag sa kanya ay isang Arian na pare. Dahil sa panahon na yan, lumalaganap na yung Arianism. At ang anak ni Constantino ay nagiging supporter sa Arian, si Arius na nagtuturo. Walang pagkakaiba yan sa grupo ni Felix Manalo na ang aral nila si Kristo, tao at hindi Diyos. Okay, tuloy natin. Aba, grabe ha. Umpisa pa lang yan, mga kababayan. Hetong sinabi ni Corina Sanchez sa kanyang programa. Ito ha. Sabi niya, si Emperor Constantine, si Emperor Constantine daw ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo. Samantalang hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine, at sumabat pa itong kanyang in-interview ni Corina Sanchez. Sabi niya, si Emperor Constantine ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay. Aba, eh tanong, totoo ba itong sinasabing ito ng the truth prevail daw na pinapakalat ng ibang sektang pangreliyon na propaganda laban sa Iglesia Katolika? Sige, tignan natin. Susurin natin mag-iigay, ano? Si Emperor Constantine ba ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay? Yan muna yung sasagutin natin. Ano? Pabasahin natin ang isang aklat. Ito pong A Concise History of the World na isinulat ni J.M. Roberts na isinulat noong 1993. Babasahin natin sa pahina 164. Ito po siya. Finally though, he never formally disavowed the old religions and cults. He declared himself a Christian. O yung he na tinutukoy, si Constantine po. Like many other early Christians, Constantine was not baptized until he was on his deathbed. Yan, klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, totoo, ano? Itong si Emperor Constantine ay nabinyagan bilang Kristiyano bago siya mamatay. Tama po yun, ano? Tama yun. Ngayon, sa paningin ba ng Iglesia Katolika,
si Constantine ba ay isang Kristiyanong Katoliko bago ba siya nabinyagan? E tandaan natin, ang pagkabinyag po kay Constantine, mga kapatid, ay nangyari bago siya mamatay o in his deathbed, ano? So, ibig sabihin ba, before siya bininyagan, hindi ba siya Kristiyanong Katoliko, technically? Pabasahin natin, mga kapatid, ang nakasulat sa Catechism of the Catholic Church, 2nd edition. Tatanungin natin ang simbahan kung siya ba ay isang Katolikong Kristiyano before siya bininyagan at papayag ng simbahan. Ganito ang ating mababasa sa imprimipotes ni Joseph Cardinal Ratzinger o mas kilala bilang si Pope Benedict XVI na Catechism of the Catholic Church, 2nd edition, page 322, paragraph 1267, ganito ang nakasulat. Baptism makes us members of the body of Christ. Therefore, we are members one of another. Baptism incorporates us into the church. For the baptismal font is born the one people of God of the new covenant, which transcends all the natural or human limits of nations, cultures, races, and sexes. For by one spirit, we were all baptized in one body. Ibig sabihin, technically speaking, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1267, para makapasok sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, you need to be baptized. Klaro po. Kaya, si Constantine po ay hindi pagganap na Kristiyanong Katoliko bago pa siya nabinyagan. Eh, ibig sabihin, yung sinabi nito ni Ma'am Corina Sanchez na... At ang nagbinyag sa kanya, hindi ang simbahang Katoliko. Ang nagbinyag sa kanya ay isang Arian na pare. So, meaning, siya'y hindi binyag Katoliko, kundi nabinyagan siya sa Arianismo, yung naniniwala na si Kristo ay tao, hindi Diyos. Tuloy natin. Itong pahayag yan, ha? Samantalang hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine, tama po yon, ano? May tama po yon ngayon. May tama po itong sinabi ni Ms. Corina Sanchez. Okay, so, punta naman tayo sa unang parte na kanyang sinabi. Si Emperor Constantine daw ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo. Totoo ba ang pahayag na ito? Ha? Ang tanong, si Emperor Constantine ba ang nagbuo at nagpalaganap ng Kristyanismo? Tingnan natin, suriin natin, mga kapatid. Babasahin naman natin isang aklat po, Contents Pictured Encyclopedia. Ganito pong ating mababasa sa 1992 edition sa Volume 2. Sa pahina 870, ganito po ang nakasulat. Constantine's mother Helena had long been a Christian, so the emperor may have been favorably inclined towards Christianity before this victory. Sandali, sandali ha. Okay, sabi dito, ulitin ko lang. Constantine's mother Helena had long been a Christian, so the emperor may have been favorably inclined. At alam niyo ba sa kasaysayan, mga kapatid, hindi lang si Santa Elena na ina ni Constantino ang Kristiyano. Mula sa kanyang mga senadors sa Roman Empire, palihim na at sa mga sundalo na yumakap sa simbahang Katoliko. Kaya nga, kung tingnan ninyo yung nakasulat sa ikalawang Timoteo 4:21, binanggit diyan si Linus, yun ang ikalawang papa na humalili kay San Pedro. At may pangalan diyang Prudence. Yun si Prudence sa kasaysayan, kaya nga di sapat Biblia lang. Tingnan niyo ang kasaysayan, si Prudence ay isang Roman senator na na-convert nila ni San Pedro San Pablo, at sila si San Pedro San Pablo doon nagtatago sa bahay mismo ni Prudence. At sila si Prexis, yung mga anak, Prexis at Pudensiana. Minarter nang nahuli sila, mga kapatid. So, yung bahay ni Pudence na isang Roman senator, yun ang pinatayuan ngayon ng Basilica of Pudensiana. At nandun pa sa kasalukuyan sa basilika ang bahay ni Pudence. Oh, 'yan. At itong relikyang ito
First relic ito, mga kapatid, buto mismo. Binigay ni Father Ricky Hinti. Ito'y buto ni Saint Pudinciana. Galing sa Basilica ni Saint Pudinciana, kung saan nandoon ang kanilang bahay, itinayo ang naturang basilika. Okay, so tuloy natin. Towards Christianity before this victory. Ibig sabihin, mga kababayan, si Helena po ay ganap na Kristiyano. So, tanong, kung ang nanay ni Constantine ay si Helena na isang Kristiyano na, ibig sabihin, si Constantine ay hindi ang nagbuo ng Kristiyanismo. Mali po yun. Ibig sabihin, si Helena, kasi dati na siya Kristiyano, nanay ni Constantine na si Helena, Kristiyano na siya dati pa, ibig sabihin, hindi po si Constantine yung nagbuo ng Kristiyanismo. E tingnan niyo ang kasaysayan. Kung sa panahon ni Nero, wala pa bang Katoliko diyan. Standard reference, ibig sabihin pre-Constantinian period, wala pa si Constantino nito. Anong mabasa diyan? Ito mabasa natin. New Encyclopedia Britannica Volume 10, page 146. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century AD. The history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the Roman Empire. Ngayon, tingnan natin ang history, hindi yung nakabatay lang sa chismes, mga kapatid, kung sa panahon ni Emperor Caesar Nero, wala bang Catholic Church? Ito, mabasa natin sa kasaysayan, Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So, malinaw. Ngayon, tingnan natin ang kasaysayan ni Emperor Nero. Ito ang kasaysayan, mga kapatid. Sila si Andro, San Pablo, San Pedro, pinatay. Si Domitian, mga kapatid, 95 Anno Domini persecuted Christians. Daming mga Kristiyano dito ang napatay din. So, kung tingnan natin ang kasaysayan, sa mga taong ito, meron tayong mga kasamang Katoliko at mga Papa na pinatay before the conversion of Emperor Constantine. Pero, kung ang mga born again o iba pa mga nagsusulputang sikta, sabihin nila na sila daw o mano, mga kapatid, mga Kristiyano daw at kasama nila to. Yon, o sige nga, magbigay kayo ng isang kasama ninyo sa taong 300, taong 400. Ha? Taong 300, taong 400, taong 500 Anno Domini, taong 600 Anno Domini. Magbigay kayo, sinong kasama ninyo sa mga taong yan? May ituro ba kayo na kasama na Kristiyano? Kung balikan natin ang Bible, mga kapatid, lalo na ang paraphrase on the New Testament, abay, napakalinaw na ang Christian na tinatawag sa paraphrase on the New Testament, walang iba kundi ang Catholic Church. Bakit? Dahil ang grupo ng mga Protestante, tatag lang ng tao, resulta sa maling interpretasyon ng Biblia. Okay, tuloy natin, Scaburno.
Mali po yun. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. No? Ito po. Next year, 1313, his famous Edict of Milan gave the Christians the right to practice their religion openly, thus placing them on an equality with the pagans. O, klarong-laro, ibig sabihin, dati na may pagan at may Kristiyano. So, para may equality, kasi dati po, yung mga Kristiyano ay pinipersecute ng mga paganong Romano. Ano? Pinapakain sa Leon, etc. So, nung dumating si Constantine, ay napa-unite at naging equal po ang pagtingin sa mga Kristiyano at sa mga pagano base po sa Edict of Milan. Ayan. So, yan pong nakasunan. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. He built Christian churches and he placed the great imperial post at the service of the bishops to such an extent that the people complained that so many bishops traveling free of charge demoralized the service. Ibig sabihin, itong si Constantine ay nagtayo ng mga Christian churches. O, alimbawa, ito pong St. John Lateran Basilica. Yan po yung example. At ito pong Church of the Holy Sepulchre na nasa, ano po, nasa Roma. So, yan po yung mga halimbawa ng itinayo ni Constantine. At sa dulo, meron pong nakasulat na ganito. And before his death, he himself professed the Christian faith and received baptism. So, yan po yung diniscuss natin kanina sa deathbed po. Before siya namatay, si Constantine ay tinanggap po niya na siya ay Kristiyano. Mga kapatid. Kung ewan ko kung napapansin niyo, kung si Constantine ay ang nadeklara. Okay, bago natin ituloy mga kapatid, yung sinabing wala pang Katoliko kundi Kristiyano pa ang panahon nila ni Cesar Nero. O sige. Tingnan natin ha. Punta tayo sa kasaysayan sa pag-uusig nila ni Marcos Aurelius, nila ni Trajan. Taong 106. Alam niyo ba, 107, isa sa mga pinatay, si San Ignacio Bishop. Yan, San Ignatius of Antioch. Disipulo yan ni San Juan. Katoliko yan, hindi yan protestante. At kung tingnan natin ang kasaysayan, ito, Europe Before Modern Times by O'Brien, sa panahon nila ni Trajan, 106-117. Sino ang napatay dito na sa kanyang panahon? Maraming mga Kristiyano at napatay sila si Clement of Rome, Evaristos, Alexander, all popes. Mga papa yan. O, punta tayo kay Marcos Aurelius. O, ito ang panahon na sila si Pudensiana ay pinatay at si Plexis, mga kapatid. Ito, Marcos Aurelius, sino ang pinatay? Ito, persecuted the Christians. Saint Polycarp of Smyrna, Justin the Martyr, and Cecilia were both to death. O, punta tayo kay Septimus Severus, 201-211. Sino napatay? Saint Irenaeus, Bishop of Lyons. So, ngayon, kung sabihin nila, wala pang Katoliko sa panahon noon, kundi Kristiyano pa, eh, palagay natin na ang Kristiyano binanggit nila, born again, kung born again man sila. No? So, ang problema, sinong ituro nilang kasama? Ayon kay July D, maglagay po kayo ng photos dito para rin makita din ang mga mabasa ko. O, nakita na. Pinakita ko, history yon, hindi yon batay sa chismis tulad ng paniniwala sa mga nagsusulputang sikta. Tuloy natin mga kapatid. Edict of Milan, para maging malaya ang mga Kristiyano, ibig sabihin hindi talaga siya ang nagpalaganap ng Kristiyanismo, kundi siya lang ang naging susi upang lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Hindi po siya talaga yung nagpalaganap. Mali po. Siya lang yung susi. Kasi sa pamamagitan ng Edict of Milan, yan po yung susi para lumaganap ang Kristiyanismo sa buong Roman Empire. Kaya sa sinasabi nito ng
sabing rated kay episode nako na si Emperor Constantine daw ang nagbuo. Eh mali na po yun, hindi po nagbuo si Constantine. At nagpalaganap, mali din yun. Kaya busted yan. Nako, maling. Oh, di ba? So yun pala eh. Yun pala yung ating naging pahayag. Oh, ganito po yun mga kapatid, ano? Bibigyan ko lang ito ng pansin mga kapatid, ano? Logic yung gagamitin, logic, ano? Parang ganito yun mga kapatid, ano? Sige. Bawal sa isang siyudad sa Pilipinas na magtayo ng Bible Baptist Church at gustong magtayo ni James sa siyudad na yon. Para makapagtayo ng Bible Baptist Church si James, kailangan niyang humingi ng permiso sa mayor. Binigyan ka ng permiso ng mayor, James, ng siyudad. Pagkatapos niyong mag-usap, eh siyempre, hingi ka ng permiso sa mayor at binigyan ka ng permiso. So, at dahil dyan, makapangaral ka na bilang manangaral ng Bible Baptist Church sa siyudad na iyan. Eh, di ba, base sa ating senaryo, kagaya rin yan ng nangyari sa panahong ni Constantine, ano? Si Constantine yung nagbigay ng permiso sa mga Kristiyano para ipalaganap ang Kristyanismo. Pero kung si Mayor ang susi para makapangaral si James sa siyudad, ibig bang sabihin nito, ang mayor na rin ang founder ng Bible Baptist Church? Nako ah, Mr. James na ito, palpak ito sa logic eh. Kaya ganun din ito, itong nangyari kay Constantine. Hindi po si Constantine ang nagtatang ng Iglesia Katolika, kundi si Constantine ang nagbigay ng permiso sa pamamagitan ng Edict of Milan para maging malaya ang mga Kristiyano. Kasi ngayon, Kristyanismo, eksistido na ang Iglesia Katolika na siyang Kristyanismo sa panahon na yon. Nako, ito talagang si James na ito, palpak. Ano, walang logic ito. E sa sinasabing ito ni James Mark Orenciada na ito, palpak talaga, walang logic yung kanyang mga sinasabi. Kaya, busted yan, palpak. Nako, palpak talaga. So ipagpapatuloy naman natin yung kanyang mga pahayag. Sige nga, panoorin nga natin siya. Sa kanilang libro na may pamagat na A Catholic Guide to the Bible, makikita natin dito sa page 18 ang ganitong mababasa. Periodic persecutions by Roman authorities continued, but the church flourished. By the year AD 100, there were 300,000 to 500,000 believers. In AD 313, when Christians numbered several million, the Roman Emperor Constantine issued the Decree of Milan, granting religious tolerance to the church. Christianity had become a Catholic universal church as Christ had intended. So mapapansin po niyo dito, kaya nagkaroon ng Catholic Church dahil sa Edict of Milan doon sa Roma. Sa makatuwid, ang nagtatag ng Catholic Church doon sa Rome ay si Constantine sa kanyang Edict of Milan. Kaya siya ang nagpaumpisa na ang Roma ay magkaroon ng Catholic. Meron bang mabasa? Yun ang hirap mga kapatid. Ang binasa nila, ibinago. Batay sa konklusyon niya na hindi naman yun ang nakasulat. Na ang konklusyon, therefore, si Constantino ang nagtatag. Ang founder, may mabasa ba na si Constantino ang nagtatag? Kung si Constantino ang nagtatag, bago pa si Constantino, tingnan niyo ang kasaysayan kahit mga aklat ginagamit ninyo, di po ba? Meron ng mga naunang papa, halimbawa, yung mga papa na pinatay noon, sila si Everestos, sila si Clement, pinatay ni Trajan sa taong 106-117. Everestos, Clement, Alexander, mga papa yon pinatay ni Trajan before the conversion. Kung si Emperor Constantino ang nagtatag, anong relihiyon ng mga papang iyon na pinatay ni Emperor Trajan sa taong 106-117? Di lang yan. Kung tingnan natin si Saint Polycarp of Smyrna, si Justin the Martyr, si Saint Cecilia, sila si Pudensiana,
Praxis. Sa panahon ni Marcus Aurelius sa taong 161, anong relihiyon nila kung hindi pa natatag ang simbahang Katoliko? Sa panahon ni Septimo Severus, taong 201-211, pinatay sila si Saint Irenaeus, Bishop of Lyons. Tanong, kung si Constantino ang nagtatag ng simbahang Katoliko, anong relihiyon yon? Oh, so isip-isip naman pag may time, tuloy natin. Church, hindi si Kristo. Aba, grabe naman yan ha. Ayon po kay James Mark Orenciada, isang aklat ang nagsasabing dahil sa Edict of Milan ni Constantine, kaya may Catholic Church. Kaya ang nagtatag ng Catholic Church daw ay si Constantine. Eh ang tanong, totoo ba ito mga kapatid o kathang isip lang ito? E binasa niya yung aklat. Ayan, nakikita ninyo. Itong sinasabi ng aklat kasi, si Emperor Constantine daw na nag-issue ng Decree of Milan, siya daw ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Okay, babasahin natin ha. Ito po yung aklat, ano? A Catholic Guide to the Bible ni Father Oscar Luke Farr. Ganito po ang ating mababasa. Ito pong nasabing aklat ay may imprimipotest ni James Shee at imprimatur ni Monsignor Maurice Byrne, 1992 edition ang ating babasahin. Sa page 21, yung ating kopya, ganito po ang mababasa. In 313, when Christians numbered several million, the Roman Emperor Constantine issued the Decree of Milan granting religious tolerance to the church. Christianity had become a Catholic universal church. Yan po ang kanyang binasa. At dito sa kanyang binasa, kasi merong quote-unquote Catholic dito, no? So, Christianity had become a Catholic or universal church. Eh, ang tanong, dito po sa sentence na ito, pangalan ba ng iglesia ang sinasabing Catholic na isang bagong relihiyon daw ayon kay James, yung tinutukoy dito, o ito yung karakteristik ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, na sa mga huling panahon, itong church na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay aabutin yung buong mundo, eh babasahin natin. So ito po yung binasa ni James, mga kapatid, itataas lang natin. Ganito po ang ating mababasa. Those who succeeded Peter as Bishop of Rome were seen to possess the same authority Peter had received from Jesus. They were first among bishops as Peter had been first among the apostles. Periodic persecutions by Roman authorities continued, but the church flourished. By the year 100, there were 300,000 to 500,000 believers. O, klarong-klaro po yan. Ibig sabihin, existido na pala talaga ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang Iglesia Katolika bago pa man nabuhay si Constantine base po sa aklat. Ibig sabihin, ang tinutukoy pala ng Christianity had become a Catholic Church as Christ had intended ay ang paglaganap ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo sa buong mundo na tinatawag na Catholic. Kaya sa sinasabing ito ni James na ito, palpa kaya? Busted! Yan! Mali! Nako, mali po yan. O sige, ipagpatuloy natin yung kanyang paninira. Baka sasabihin ng mga Roman Catholic members na hindi naman yung pundasyon yung ginawa ni Constantine, pagpalaganap lang yung ginawa niya. Basahin natin ang kanilang aklat mismo. Sa kanilang libro na may pamagat na The Catechism of the Roman Catholic Church, ay mababasa po natin ang ganitong nakalagay sa Catechism number 834 sa page 240. Ito ang nakalagay. Particular churches are fully Catholic through their communion with one of them, the Church of Rome, which presides in charity. For with this church, by reason of its preeminence, the whole church that is the faithful everywhere must necessarily be in accord. Indeed, from the incarnate words descend to us, all Christian churches everywhere have held and hold the great church that is here at Rome,
to be their only basis and foundation since, according to the Savior's promise, the gates of hell have never prevailed against her. Kaya malino na malinaw na sila-sila na mismo ang umaamin na tanging si Constantine lang ang nagpalaganap ng maging buo ang Kristiyanity. Batay sa binasa niya mga kapatid na Catechism of the Catholic Church, tama ang nakasulat. Ngunit, yung sinabi niyang inaamin nila na si Constantine, meron bang nabasa doon na si Constantine ang nagtatag? Abay, mahilig pala. Akala ko lang mahilig silang mag-research, mahilig pa rin mag-magic. Okay, tuloy natin. Kristiyanismo sa Roma, sa makatuwid dahil sa kanya nagkaroon ng universal or Catholic doon sa Roma. At mismong kanilang katekismo inamin na ito ay pundasyon lamang nila or only foundation. Kaya, ba't pa nila kailangan pa ang pamalian ng rated K? Nasa kanilang mga sources na mismo ang sagot na si Constantine nga ang tanging nagtatag. Nakita niyo mga kapatid kanina ang naturang Catechism of the Catholic Church at sinabi nitong isang Baptist pala na sa Catechism of the Catholic Church inaamin na si Constantino ang nagtatag. Ang basa-basa na turang katikisim. Okay, tuloy natin. Ang Roman Catholic Church. Aba, grabe naman yan ha. Ayon po sa kanya, ayon po sa Catechism of the Catholic Church, ang foundation daw ng Iglesia Katolika ay ang nasa Roma. At dahil dito, si Constantine ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Ang tanong, totoo ba ito mga kapatid? Yung binatayan niya, itong paragraph 834 at specifically sa phrase na the great church that is here at Rome to be their only basis and foundation. Ang tanong, tama ba ang unawa niya dito? Silipin natin, balikan natin yung paragraph na kanyang binatayan. Sabi dito, particular churches are fully Catholic through their communion with one of them, the Church of Rome. O, ibig sabihin, may binabanggit na particular churches. Yung particular churches, Catholic po sila kung sila ay communion with one of them, yun yung Church of Rome. O, baka magtataka kayo, ano bang ibig sabihin ng isang particular church? Babasahin natin sa paragraph 833, ganito po ang ating mababasa. The phrase particular church, which is first of all the diocese or eparchy, refers to a community of the Christian faithful in communion of faith and sacraments with their bishop ordained in apostolic succession. These particular churches are constituted after the model of the universal church. It is in this and formed out of them that the one and unique Catholic Church exists. Klarong-klaro dito mga kababayan. Ang particular churches pala na binabanggit sa paragraph 834 ay mga lokal na simbahan ng Iglesia Katolika. Katunayan, sa Pilipinas, meron po tayong 16 na mga archdioceses, may 62 dioceses at may 7 apostolic vicariates at mayroon tayong isang military ordinariate. At yan, nakikita nyo sa screen, yan po sila, no? Diocese of Bacolod. Meron tayong sa Buwak, Diocese of Butuan, meron din sa Iligan, at napakadami pa mga kababayan. Yan po yung tinatawag na particular churches. Ang problema kay James na ito, hindi naman siya katoliko, panay siya interpret sa nakasulat sa isang aklat katoliko. Tanong, dito naman sa phrase na kanyang ginamit, tingnan ninyo ano, all Christian churches everywhere have held and hold the great church that is here at Rome to be their only basis and foundation. Ibig sabihin, yung mga particular churches na yon, na siyang Christian churches, sila po, yung mga lokal na yan, meron po silang tinatawag na kung sa iglesia, yan ang central. O yan. So, sa central na yan, diyan mga galing yung mga mandato. Kaya lahat ng particular churches ay nasa ilalim ng iglesia na nasa Roma. Oh, parang ganito 'yon, Mr. James, ano? Para maintindihan mo. Halimbawa,
Lahat ng lokal ng kapilya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, nasa ilalim po yan ng iglesia na nasa diliman na kung saan nandoon ang executive minister. O kagaya din yan ng sa MCGI, lahat ng lokal ng MCGI ay nasa ilalim ng iglesia na nasa Apalit, Pampanga na kung saan ginaganap ang malakiang pagsamba ng MCGI. At lahat ng particular churches ng Iglesia Katolika ay nasa ilalim ng iglesia na nasa Roma. Pero tanong, bakit naging foundation ang iglesia na nasa Roma? E tandaan po natin, noong itinayo ni Kristong iglesia, kay Pedro po ibinigay ang authority sa iglesia. At mababasa natin yan sa Mateo 16:19 at sa Lucas 22:32, mga kapatid. At si Pedro po, nakarating po siya ng Roma, dala ang pangaral ng iglesia ni tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At mababasa natin yun sa 1 Pedro 3:15. At dahil si Pedro nga ang namuno sa buong iglesia, ibig sabihin yung kanyang magiging successor na ngayon ay nasa Roma, siya po ang magiging basehan, the basis and foundation of all the particular churches. Manggagaling sa kanyang mandato sa iglesia, mga kapatid. At dahil napasailalim ng pamumuno ng kahalili ni Pedro ang iglesia, may pagkakaisa sa iglesia. At tandaan natin, ang iglesia at hindi ang Biblia, ang haligi at suhay ng katotohanan. Ayon po sa 1 Timoteo 3:15, mga kapatid. Ngayon, sa sinasabi niya na si Constantine daw talaga ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Ito, meron akong gustong sabihin sa inyo, mga kapatid, ano? Mukhang may contradiction siya sa isa pa niyang video eh. Panorin ninyo yung kanyang contradiction. Panorin ninyo, mga kapatid. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. Na si Constantine nga ang tanging nagtatag ng Roman Catholic Church. A few moments later, ang simbang Roman Katoliko ay tinatag lamang sa pamamagitan ni Gregory the First. 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 Ano nga ba talaga, kuya? No. Yun ang hirap, mga kapatid, pag ang history na ang gawing his story. Pero napansin niyo sa Iglesia ni Cristo, iba-iba naman ang kanilang itinuturo na nagtatag ng simbahang Katoliko. May sinabi nilang isang, kaya naalala niyo yung debate ni Father, sandali ha, yung aklat, kunin ko muna. Okay. Yung debate ni Father Darwin, batay sa aklat mismo ng grupo ng Iglesia ni Cristo. Ang aklat na yan ay ang pamagat, ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolica Katolika Romana, ang pasugo, 1947, kay Felix Manalo ito. Dito, mga kapatid, meron silang binanggit sa pahina 33 na ang iglesia, bagong Kristiyano o mano, ay nagawa ni Emperor Constantino na maging relihiyon sa imperyo. Pero sa isa na naman na aklat nila, mga kapatid, meron ding binanggit na isa pang emperador na nagtatag ng simbahang Katoliko. Ito. Aklat nila mismo, no? Yung pamagat ang kay Felix Manalo pa rin.
ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Alam niyo ba kung sino ang nagtatag sa Simbahang Katoliko batay sa pahina 13? Ito, walang pagkakaiba sa pahayag ni James, mga kapatid. Pabago-bago. Ito, basahin natin sa page 13. Bakit, kay Felix Manalo ito ha, bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Itinayo sa ikapagkakaisa ng Imperyo Romano at ng Iglesia sa layong magkakaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano I. O si Emperador Justiniano I. Pero sa debate namin ni Parba, ang simbahang Katoliko itinatag umano ni Bishops of Rome in 1870 at ginagamit na aklat yung Discourses of the Apostles' Creed dahil ang nakasulat during the Vatican Council, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So therefore, mga obispo ang nagtatag. Sa debate nila ni Father Darwin, si San Ignacio ang nagtatag. Saint Ignatius, Bishop of Antioch. Pero kung si Elisio Soriano ang tanongin ninyo, di ba? Meron tayong pinarinig sa inyo, yung kasama namin na si Brad Ocampos, nagtanong kay Elisio Soriano, sino ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Alam niyo ba anong sagot ni Elisio Soriano? Sabi niya, hindi ko alam kung sino ang nagtatag dahil nang ipinanganak ako nang itinatag ang simbahang Katoliko, hindi pa ako tao. Kasi kung tingnan natin ang Bible, napakalinaw sa original Greek Bible, malinaw po ang nakasulat sa Acts chapter 9 verse 31. Himien on Ecclesia Catholis, tis Judaeas ki Galileas ki Samarias, erenen ekinien oikumudumini. So, nandiyan na ang Ecclesia Catholis. At kung tingnan natin ang isang Protestant na translation Bible, yung Parapriest on the New Testament, Romans chapter 11 verse 12, if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more, when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? So, yon, napakalinaw ang kasaysayan, mga kapatid, at sa Biblia. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay mabigay sa atin ng
tunay na kalayaan. God bless!